Of course, yung napapansin nyo dito na nagpa-bruise ko konti dito sa ating motor is ito, yung crash guard natin. Ayan. So, dati, stainless to. Ayan, pininturahan natin para bumagay siya dito sa motor natin. Ngayon, parang napapayatan kasi ako dito sa ating ano, crash guard. So, binalot natin siya. And I think okay rin, no? Okay rin yung itsura niya. Mas naging malaki. Good morning. Happy Valentine's Day. Ayan yung motor natin. Ayan, so, magtatrabaho tayo ngayon kahit Valentine's Day. Ayan, mapapansin nyo, fully loaded na naman tayo. Araw-araw, ito yung ginagawa natin sa ating motor. Di-deliver tayo. And mabigat to, mga artist canvas to na araw-araw natin di-deliver, ginagawa. So, ang nangyari sa tagal ng panahon na ito yung ginagamit natin, bumaba yung ating motor. Flat-footed na tayo kapag naka-apak tayo dito. Ayan. So, kailangan nating itaas yung shocks natin. Eh, for me, I'm a 5'6". So, medyo nabababaan ako dito considering na scrambler kasi yung build niya dapat mataas. Ayan. So, sumasayad na ito pag dumadaan tayo sa mga bato. Ayan. Pag napupunta tayo ng binggit. Ayan. So, isa yun sa mga kailangan nating ayusin dito sa motor natin. Kailangan nating itaas. Yung front shock natin, kahit paano, na okay pa siya. Pero definitely, increase natin ito ng mga 3 to 4 inches para mataas talaga siya. It's a beautiful day, guys. Yan, malamig, kaya naka-leather jacket tayo. Okay lang. Malamig ngayon dito sa Baguio. Ito yung panahon na month na malamig. Kakatapos lang ng delivery natin, nandito tayo ngayon sa tabi ng kalsada. So anyway, discuss ko guys yung mga bagay na binabalot natin sa motor natin. So ito yung motor natin, no? Almost 2 years na siya. So kung mapapansin nyo dito, yung pinakauna nating binalot ito, yung tambotso natin. So nilagay natin yan para ma-dissipate konti yung heat, yung init ng tambotso. Dito sa amin puro pataas. So laging mainit yung makina natin. Nararamdaman mo yun sa paa. Kapag paakyat ka lagi ng bundok, sumisingaw talaga. So ayan, tinakpan natin to. Isa yan sa mga unang binalot natin. And then pangalawa, kung makikita nyo, yung upuan natin, binalot din natin siya. Pero yung gamit natin is yung net. Ayan, para hindi masira agad yung upuan natin. Kasi lagi akong may dalang susi sa ating pantalon. So, nag-i-scratch yun eh. Yung sa stock seat natin before, maraming scratches dito banda. So, kahit papano ito, ito yung sumasalo ng mga scratches. Ayan. Siyempre, binalot din natin ito. Yung sa likod niya, sa may OBR. Lagi akong may dala. So, sinisiksik natin dito minsan yung mga ibang mga dinideliver natin. Ayan. Ayan. Next na binalot natin is yung bracket ng motorbox natin. Actually, hindi siya kailangan balutin. Ayan, pero nilagyan ko na lang ito, nylon na tali. Ayan. Para magmukha siyang bulky. Ayan. Para mas lumaki siya ng konti. Ayan. And I think it looks good naman. Of course, yung napapansin nyo dito na nagpa-bruise ko konti dito sa ating motor is ito. Yung crash guard natin. Ayan. So, dati, stainless to. Ayan, pininturahan natin para bumagay siya dito sa motor natin. Ngayon, parang napapayatan kasi ako dito sa ating ano, crash guard. So, binalot natin siya. And I think okay rin, no? Okay rin yung itsura niya. Mas naging malaki kahit pa paano yung ating motor. Since wala pa tayong engine guard.
minsan di nyo napapansin dito sa gulong natin. Yan o, yung spokes natin. Nakabalot din yan. Ayan, spokes cover to guys. Color black. Kasi manipis yung ating spokes. So, nung nilagay natin to, kahit papano, medyo kumapal. Medyo lumaki yung ating spokes. Kaya pag nakita nyo sa malayo, ayan. Ayan, medyo lumaki. Also guys, kapag nakikita nyo dito, ayan, yung ating side mirror, binalot din natin yan. Ayan. Garter to. Ayan. So, binalot lang natin para kahit papano, lumaki din yung ating ito. Yung tangkay ng ating side mirror. Stuck ito. Ito, yung pinaka-obvious na nakikita nyo ngayon is yung tangke natin. Ayan. Binalot din natin siya. Ayan. Tank bag. Ayan. Para kahit papano, matakpan ito. Itong part na to ng ating tangke. At ito, meron siyang bag sa gilid. Para kahit papano, lumaki siya. Underneath nito, meron siyang net. Ayan. Pero nagmukha na lang siyang parang sampayan. So, ayan, okay lang din. Hindi ko naman siya tinatanggal. Okay pa rin siya dyan. But, yeah, ito. Malaking bagay ito. Itong ating tank bag. Ayan, dito natin sinisiksik yung ating mga ticket pag mapasok tayo sa mall. Ayan, minsan dito rin natin nilalagay. Ayan. Yung mga bagay na to sa ating motor, kapag tinanggal mo to, medyo magiging ordinary look lang siya. So, para sa akin, yung pagbalot natin ng mga parts ng motor, nagpapaganda yun sa looks ng ating ride. So, ayan, it's almost 2 years. Medyo wala tayong ginawang mga modifications dito for the last few months. Ayan, medyo naging busy kasi tayo sa ating trabaho. Ayan, but yung next na project natin definitely is i-increase natin itong shock natin. Either papalitan natin to ng inverted fork o kaya ilalagay natin yung extension na 3 inches. Depende kung anong matipuhan natin. Then ito, either mag-extend tayo ng ating swing arm or papalitan na lang natin ng, yung sa swing arm ng Rouser 180. Pwede siya dito. Konting modification lang kapag ginawa natin. And of course, itong shocks natin, kung mapapansin nyo, ayan, medyo bumaba na yan sa ka-deliver natin ng mga bibigat na mga order. Ayan, so dahil sa araw-araw natin kaka-deliver, ayan, bumaba na yung ating motor. Ayan. So pag nakaupo ko dito, flat-footed na tayo. Dati medyo nakatungkod pa yung pako dyan, but ayan nga, medyo bumaba na siya. Ayan. So kailan din natin itaas yung ating shocks, siguro yung 400mm. Pero kailan muna ng ating extend. And then of course, siguro yung mga last projects na natin within the year is palitan natin yung ating exhaust pipe. Ilalagay natin siya dito banda. Dito, imbis na nasa baba, ayan, lagay na lang natin siya dito. Pag ganun. So definitely, tatanggalin natin to. Papalitan natin to ng bakal. Another customization. Future projects, definitely yung engine guard. Ito, tatakpan natin to. Tignan ko kung anong design yung pwede natin gawin. Happy February 14, happy Valentine's Day. And ride safe guys. Please don't forget like and subscribe. And check nyo rin ibang mga videos ko regarding motorcycle customization, mga travel natin, vlogs natin. Salamat guys.